Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to the channel. And para po sa video natin ngayon, share ko lang sa inyo yung gagawin kong brake fluid flush dito sa Navara. Alam ko po marami ng gantong klaseng video sa YouTube. Kaya lang since yung aking Navara ay more than 5 years old na po, so kailangan ko na rin palitan yung kanyang brake fluid. So might as well i-video ko na rin at i-share ko sa inyong lahat. Usually po, pagka nag-brake flush tayo o pagka nag-bleed tayo ng ating mga brakes, pangkaraniwan na yung dalawang tao ang gumagawa. So merong isa na nahan dun sa driver side at umaapak dun sa brake pedal, at meron din namang isa na nahan dun sa brake na binibleed o pina-flush para buksan yung bleeder screw. Once naman na lumabas na yung lumang brake fluid, kinakailangang isara agad yung bleeder screw. Nang sa ganon, pagka binitawan naman yung brake pedal, ay walang papasok na hangin. Tapos ulit-ulitin lang yung procedure na yan hanggang sa mableed na o ma-flush na yung preno. So, dito naman sa i-share ko sa inyo, gagamit ako ng tinatawag na one person bleeding system, o yung ako lang ang magbi-bleed, wala akong kasama. So, usually po kasi, ang madalas na nakikita ko sa YouTube na brake bleeding kit ay yung mga PET bottle o yung mga gantong klaseng mga lalagyan ng mineral water. So, ang ginagawa nila dito, binubutasan lang yung cap, tapos nag-i-insert sila ng flexible transparent hose. And then, bago ginagamit po yung ganun, dapat maglalagay kayo ng konting brake fluid at nakasubmerge dapat yung hose. In that way kasi, pagka inangat nyo na yung brake pedal, sisip-sip yun ng konti, eh dahil nakasubmerge yung hose nyo, ang masisip-sip niya ay brake fluid pa rin. So walang hangin na papasok doon sa brake lines o doon sa system. Pero yung pong i-share ko sa inyo ay itong gantong klaseng mga bleeder valve. So ang kagandahan naman po nito, mas secured po ito. Kasi itong mga bleeder valve na ganito ay one direction. Yung direction ng fluid ay one way lang. Tapos pag binitawan nyo yung brake pedal, walang babalik na fluid. Kasi nga, ilalock niya na doon sa kanyang bulb. Tapos, kailangan ko rin gumamit, syempre, ng gantong klaseng mga fluid extractor. So, gagamitin ko naman ito doon sa brake fluid reservoir. Kasi, kailangan tanggalin ko muna yung mga old fluid doon. And then, sasalinan ko ng bagong brake fluid. Siya nga pala, ang gagamitin kong brake fluid dito ay DOT-3. So yung brand, siguro kahit anong klaseng brand ang mabili nyo, okay lang. As long as DOT-3 yung kanyang specification. Kasi yun yung nakasulat dito sa owner's manual. So tara, samahan nyo ako, simulan na natin. Nahin ko munang alisin yung lumang brake fluid gamit itong fluid extractor. Tinanggal ko lang saglit yung filter para maipasok ko yung hose hanggang sa ilalim. In-extra ko siya hanggang dito lang sa minimum level. So hanggang dun lang yung tinanggal ko kasi baka mamaya pumasok naman yung hangin. Balik ko na uli itong kanyang filter. Tapos lagyan ko ng brake fluid hanggang dun sa kanyang maximum level. Sa pagbi-bleed naman, ang dapat nating unahin ay yung pinakamalayo dito sa ABS module.
So, dahil itong module natin ay nahan dito sa driver side, ang pinakamalayo o yung may pinakamahabang linya ay yung nahan dun sa rear passenger side. And then, isusunod natin yung rear driver side at pagkaraan nun, susunod naman natin yung front passenger side at ang pinakahuli ay yung nahan dito sa front driver side. So nandito ngayon tayo sa passenger rear side, yung gulong bali sa likod. Ito yung bleeder screw. Madali nyo makita yan kasi kadalasan laging may rubber na takip yan. Nilalagyan nila ito para hindi agad marumihan yung fittings o hindi mabarahan ng dumi. Ang size nito ay 8mm. Ngayon ito namang bleeder valve. Sabi ko sa inyo kanina, one way lang ito. Actually, pwedeng pagbalik ta rin yung pagiging ano niya, one way. Pwedeng papunta dito or pwedeng dito naman siya papunta. Meron lang tayong pagpapalitin doon sa loob. Kaya ako sinabi sa inyo yon kasi nga yung plastic hose nito magkaiba ng sukat. So yung isang side nito maliit, tapos dito naman sa kabilang side niya medyo malaki. So yan yun, no? Isang malaki tsaka isang maliit. So, tignan nyo muna kung ano yung papasok dito sa bleeder screw. Sa tingin ko kasi itong malaki ang papasok dyan. Ngayon, babalik na rin ko yung pagiging one way nito. Kung makikita nyo yan, meron ditong, ewan ko kung kita sa camera, may arrow dito yan na nag-indicate papunta doon yung direction. So, babalik na rin ko lang yung kanyang bulita sa loob. So meron niyan ditong spring at saka bulitas. So pagbabalik na rin ko lang yan, una yung bulitas tapos may spring sa loob. Tapos assembling ko na. So ngayon yung direction nitong bleeder valve ko, paganyan na ngayon yung direction ng fluid. So ganito yung magiging setup ko. Naglagay lang ako ng bote ng mineral water para at least yung lahat ng matatanggal ko o yung mapapalitan kong brake fluid ay hindi naman kumalat dito sa sahig. Ito rin yung kaninang natanggal ko dun sa reservoir. Nilagay ko lang din dito sa plastic na to. Ngayon yung bleeder screw, luluwagan ko lang ng bahagya. Hindi ko masyadong luluwagan yon kasi pag sobrang luwag, posible na yung hangin pumasok doon sa gilid ng bleeder screw. Tamang luwag lang para lumabas yung brake fluid. Pagka binuksan yung ano, yung bleeder valve, lumalabas na agad yung mga brake fluid. So ngayon naman ay aapakan ko na yung brake pedal. Pero since nahandun nga ako, so hindi ko makikita yung mangyayari dito. Hindi ko makikita kung malinis na ba yung lumalabas na brake fluid, kung maputi na. Para mas maganda, siguro magre-rely na lang ako doon sa reservoir. Kasi diba nakalagay siya ngayon sa full. So ang gagawin ko na lang, para sure ako na napalitan ko lahat yung brake fluid sa brake line, aapakan ko ng aapakan yung brake pedal hanggang bumaba yon sa minimum level. In that way, sure na ako na na-flush out ko yung lahat ng lumang brake fluid sa linya netong passenger rear side. So punta na ako doon sa harap. Apakan ko muna ng 5 times, isasagad ko, ipo-flooring ko yung apak sa brake pedal. Tapos check ko muna yung lalagyan ng brake fluid, baka naubusan eh o baka malaki yung binaba. So halos walang nabawas dun sa lalagyanan ng brake fluid o dun sa reservoir niya. Dadagdagan ko siya ng 10 tapak pa. May konti pang natira bago dumating sa minimum level. So apakan ko siguro ng 2 beses pa. So yan yung level ng brake fluid, nasa minimum level.
Naubos ko na yung laman ng lalagyan ng brake fluid o dun sa reservoir niya. At sa tingin ko ay malinaw na yung brake fluid dito sa hose. Kaya ngayon, hihigpitan ko na itong bleeder screw. Tapos lilipat naman ako dun sa kabilang gulong o dun sa rear driver side. So kung ano yung ginawa ko dun sa kabilang side, uulitin ko lang din dito. Bago ko apakan yung brake pedal, balik muna ako dun sa lalagyanan ng brake fluid. Pupunuin ko muna uli itong lalagyanan ng brake fluid. Huwag niyong kakalimutan na hindi lalagyan ito ng brake fluid. Kasi kung magkamali kayo at makalimutan niyo yon, ang mangyayari doon, pag inapakan niyo, mauubos lahat ng natitira ritong brake fluid hanggang sa hangin na lang uli yung papasok doon sa brake lines. In which pagka nangyari yon, uulitin niyo uli yung proseso kasi automatic magkakaroon ng hangin yung linya. Madodoble yung trabaho natin. Ibi-bleed natin hanggang matanggal yung pumasok na hangin. Hindi kasi pwede yung brake lines natin may hangin. Mahina ang preno natin noon pagka ganon. Always remember lang, pagkatapos ng isang gulong, make sure na i-refill natin itong lalagyanan. Lipat na ako doon sa harapan o doon sa front passenger side. Yung bleeder screw ay makikita natin dito sa gilid ng caliper. So nandito 'yon. So ito na yung huling gulong na ibi-bleed ko o ipa-flashing ko. Actually, kahit hindi nyo natanggalin yung mga gulong, pwede nyo namang maabot yung mga bleeder screw. Kaya lang, para sa akin, minabuti kong tanggalin yung mga yan para at least makakuha ko ng magandang mga angle sa pag-shoot ko ng video. So ngayon, tapusin ko na itong huling gulong natin. Since tapos ko nang i-flashing yung lahat ng gulong, yung level dito ay ibabalik ko na dun sa maximum. So tapos na ako mag-flashing ng brakes dito sa aking Navara. At kung gusto niyo sundan yung procedure na ginawa ko, ulitin nyo lang yung video at makikita nyo naman na madali lang yung diskarte na ginawa ko dito. Ganun din yung mga brake bleeding kit
Lalagay ko na lang yun sa description box para ma-check nyo din. Tapos kung makikita nyo, ito yung pinagpalitan ko na brake fluid. At makikita nyo na talagang maitim na siya. So tama lang na nagpalit na ako ng brake fluid o nag-flashing na ako. So sana may natutunan uli kayo dito sa video natin ngayon. And if you like this video, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. So mga kaibigan, maraming salamat. Until next time, God bless.